At ito kasama natin po mula sa Teatro Busko ng Don Bosco Makati, si Jose, how do you pronounce this, Ryan? Miguel o Michael Medina? Siya po ay scriptwriter. Si Juan Miguel Palero, director. Si Jadrian o Hadrian Morales, director, editor. And si Edville Ramos, president of cast. We have on live via Zoom ang ating mga nabanggit ng Teatro Busko ng Don Bosco Makati. Hello, magandang hapon sa inyo live via Zoom. Unahin natin si ano pronunciation niya? Michael, tama? Michael. Jose Medina Michael. Po. Oh, yun. So, magandang hapon. At ito sa iyo ang aking tanong, ano? Ikaw yung scriptwriter. Anong naging inspirasyon mo sa pagbuo ng dula ninyo na pinamagatang, ay gusto ko to, kailangan natin to ngayon, ha? Ayuda na may halong concept na musical and rap. Ano po kasi siya, ma'am? Yung dulang ayuda po, naisip namin yung concept na musical kasi naghihahanap po kami ng paraan paano kami magiging unique dun kasi nga corruption. Gusto ko po sana doon yung atake namin is light. Comedic po siya. Bale, ang ginawa ko po yung play, medyo nakakatawa po. Tapos para bukod-tangi po siya sa ibang play, na corruption din po yung tinatakel, ninaluan po namin ng music, ng kanta, rap. Kasi naniniwala din po kami na music connects everybody. Each and every one of us po na nakaka-relate po tayo sa kanta, sa rap. Kaya ayun po, hinalo ko po yung rap doon. Doon ko po napasok yung rap. Yun. Para naman po sa konteksto ng corruption, kagaya po yung ano, yung habang ginagawa po kasi namin yung rap, inaalala po namin yung Alexander Hamilton. Mm. Isa po yung rap musical na ginawa ni Lin-Manuel Miranda. Tapos doon po namin inihalin tulad yung play. Kasi ang gaya po doon sa Alexander Hamilton, si Hamilton, yung bida, sinulat niya po lahat ng nakikita niya. Lahat ng mga pagkakamali na nangyari doon, sinulat niya po yun. Tapos kagaya po dito sa ayuda, ganoon din po yung ginawa naming estilo. Sinulat namin lahat ng pwede naming maling nakita, lahat ng nangyari dito, nung quarantine. At ayun po yung naging inspirasyon, naging ideya nung ayuda. Okay. Wala daw sample. Anyway, sige. Ito naman kay Sir Juan Miguel Palero, yung director natin. Oh, hello, Direk. Magandang hapon. Hello po. Ayan. Hello po. Magandang hapon. Nagbibinata si Direk. Opo. Direk, ano ang mga naging hamon ninyo or pagsubok na hinaharap sa naging concept nyo na theater in a new normal, ha? At paano ito maire-relate sa pagbuo ng dula ninyo bilang director? Ang naging hamon talaga sa amin is kung paano siya magagawang play or dula. Pero at the same time, hindi dapat siya magmukhang film or short film. So isang malaking pagkakaiba ng dalawa is yung setting. Kasi commonly sa dula, isa lang yung stage. Pero kahit nakatulong ang props and stage design sa setting, malaking bagay talaga for me ang role ng actors na madala nila yung audience sa ibang lugar through their acting. Hindi dapat makita ng mga manonood o audience yung stage as a stage. Ganun. Tapos kung bahay dapat bahay makita. Kung school dapat makita ng audience. Ang maganda sa theater in the new normal ay pwede nating maiwasan yung mga pagkakamaling pwedeng magawa pag live. So pwedeng ulitin hanggang perfect na. Pero ang mahirap dito ay yung form niya sa huli eh. Kasi magiging video siya. So mas madaling i-critic at pwedeng ulit-ulitin para mahanap yung mga maliliit na pagkakamali. So para sa akin, mas maganda pa rin yung live na i-perform sa stage. Pero since mahirap na tong ma-execute sa current situation dahil sa pandemya, kailangan nating mag-adjust, kailangan nating sumabay at umangkop sa panahon. Dapat gawin natin ang lahat ng ating makakaya para maipahayag ang ating sarili, lalo na ngayon na quarantine. Yun po. Tama yun, Direk. Nako, very good naman yan. Eto, si director-editor natin. Ano to? Jadrian? Jadrian. Yan. Jadrian, good afternoon.
Eto ha. Magandang hapon po. Yes. Bilang editor naman na ikaw ang huling ano, magbibigay buhay dun sa dula, di ba? Paano mo visualize yung magiging outcome at yung dapat makikita ng mga manonood? Siguro po sa akin, pinakaunang mahalaga is yung proseso pa lang ng pagpaplano, dapat alam mo na yung nangyayari. Sa proseso ng pagpaplano na yun, dapat meron kayong coordination. So, nakipag-coordinate ako with the writer, with Medina, nakipag-coordinate ako kay Palero, sa director, para makuha namin kung ano ba talaga yung gusto naming mangyari. Kasi hindi naman lahat, hindi rin lahat ng bagay kaya magawa sa editing. Meron din limitasyon ang isang editor. And I think nakatulong yun. Kasi once na naayos namin lahat sa plano, doon ako nagsimula mag-eksperimento ng iba't ibang paraan para ma-execute ko yung gusto kong mangyari. So halimbawa na lang dito sa Ayuda, hindi talaga ako komportable noon na nag-shoot ng green screen. Pero sa time na to, nag-eksperimento ko kung paano ko ba maipaparating o paano ko ma-execute ng malinis at maganda tignan yung green screen sa likod. And sa edit, nagawa namin yun ng paraan kasi nasubukan namin yung ginagawa namin. Galing ah. Napapanood ko sa ano natin ngayon, live streaming natin sa FB page ng RMN DZXL 558 Manila. Oh, kakaiba, magaling nga. Oh, ito, sagutin niyo tong apat ah. Sige, kung sinong mauna, no? Ano ang pakiramdam na kayo ang tinanghal na Gawad Arte Estudyante para sa Makati Theater Festival 6? At may mga nais ba kayong pasalamatan? Unahin natin si ano, si Sir Jose. Ayan, then si... Okay. Ano po yung pakiramdam na kami po yung Gawad Arte Estudyante? Ano po siya, ma'am? Para sa akin po, ano eh, na-proud po ako. Kasi last year, kami rin yung higher batches po. Yung kuya namin, sila rin po yung nag-champion sa MTF5. Wow. So, proud po ako na na-defend po namin yun. Yung mga nag-champion doon, si na Master Rujan Ramirez, si Master... JC De La Cruz yung director po, silang dalawa po yung director nun. Si John Rovic Katangay po, siya po yung scriptwriter nun. Tapos si Mori Kemmer po, siya po yung tagapamahalang entablado po nun. Kaya sobrang proud po ako na napatuloy ko po yung sinimula ng mga kuya namin dito sa teatro. Tapos sana magpatuloy din ng mga susunod sa amin. Ayun po, ma'am. May gusto kang pasalamatan? Go ahead. Okay po. Gusto ko pong pasalamatan yung mga... Sumuporta sa amin yung Siga Boys, sila po yung mga kasama namin dati sa luma namin project, sina Ronald Allen Cabral, si Franz Blue Zebert, isa po siya sa mga actor namin dito. Si, yun po yung si John Robic Katangay, scriptwriter po ng MTF5, Rujan Ramirez, si director, tsaka si JC De La Cruz, silang dalawa po director ng MTF5, tsaka si Mori Kemmer po, yung tagapamahala ng tablado ng MTF5 po. Pinapasalamatan ko po sila. Thank you sa opportunity. Yun po. Thank you. Congrats. Si ano, Direk Juan Miguel Palero, same question. Go ahead, sir. Siyempre, sobrang saya dahil ito yung fruit ng paghihirap namin lahat. Para sa akin sana, okay lang na hindi ako nanalong best director para makuha tong Gawad Arte Estudyante. Kasi overall na ito eh. Kung mananalo ka mag-isa, masaya. Pero kung mag-isa ang natalo, kahit i-uplift ka ng iba, hindi pa rin nila mararamdaman yung lungkot or yung sakit. Ibang-iba talaga yung manalo kasama yung mga kasamahan mo na alam mo ding naghirap. Kasi nararamdaman mo na you're part of something much more bigger than yourself. And at least kung matalo man, may sasalo sa'yo at makakaintindi sa nararamdaman mo. May gusto kang pasalamatan, Direk? Sige, go ahead. Gusto po namin magpasalamat din sa mga magulang na pinayagan ang kanilang mga anak na lumahok at ibahagi ang kanilang mga talento sa gitarang pandemya. Thank you po. Okay. Thank you. Ang ating editor, Sir Jadrian. Ayan, go ahead. Same question, sir. Hello po. Go ahead. Siguro po, ano, una, siguro pare-pareho naman kami lahat ng naramdaman dito, lahat ng parte ng grupo. Kasi noong awards night, lahat kami sama-sama. Pagka may in-announce na award, sabay-sabay kaming ngingiti, sabay-sabay kaming tatawa, sabay-sabay kaming magpapalakpakan. Si Direk, si Palero, naiyak pa yan. Mga ganong bagay. So siguro pare-pareho kami naramdaman ng saya. Kasi nga, ayun, yung bunga ng paghihirap namin, naging worth it siya. Yung edit, hindi siya naging madaling proseso. Lalo na para sa akin, para rin kay...
Palero kasi may mga bagay na hindi namin inaasahan na hindi siya nasusunod tulad nung nangyari doon sa plano namin. So kailangan namin makabuo ng parang alternative na paraan para mas ma-execute pa rin yung nangyayari. Siguro yun. Tapos yung sa pagkapanalo na aspeto, siguro extra na lang yun. Mas tinitignan ko na mas... mas tinitignan ko siya sa paraan na masaya kami na sa pamamagitan ng dulang ginawa namin, sa pamamagitan ng ayuda, ay nailahad namin yung mensaheng nais namin iparating sa mga manonood. At sa tingin ko, yun yung pinakamahalaga, yung mensahe na ipaparating mo sa mga manonood ng dula o ng video na ginagawa mo. Okay, thank you sa inyong tatlo. Eto, Sir Edville, magandang hapon. Siya po ang president ng cast. Hello, Sir Edville. Good afternoon. Hi, Miss Jenny. Ay, babae pala. Sa inyo. Sorry, babae pala. Sorry naman. Yes po, Miss Jenny. Babae po. Maganda lang ako. Nagkakamali. Sorry naman. Di ba? Ayos lang po yun. At tatanong ko sa'yo bilang president ng of cast, no? Ano ang mga paghahanda ang ginawa ng inyong organisasyon para muling pagbubukas ng Makati Theater Festival 6? Ito po ang MTF6 ay virtual po na naganap, kaya po bago po ito sa amin. Naging batayan namin ang mga naging karanasan noong nagdaang face-to-face MTF. Nagkaroon din po kami ng mga adjustment para maiugnay at kumakma sa resources na meron po tayo ngayon online. Dumaan din po kami sa planning at paunti-unti namin isinasagawa itong mga plano. Halos naging experimental po yung iba dito dahil ito po yung unang pagkakataon na maglulunsad or nakapaglunsad kami ng virtual po na festival. Kasama na nga po dito yung online workshop po namin para sa mga kalahok. Ayun, wow, po. Yun. Ano ang mensahe ninyo sa lahat ng naging kalahok at nakiisa sa MTF6? Ayun po, mula po sa cast, kami ay lubusang nagpapasalamat sa lahat po ng organisasyong nakiisa sa Makati Theater Festival 6 sa inyong oras at sining na ibinahagi sa amin. Nawa po ay hindi dito magtapos ang ating nasimulan at patuloy tayong lumikha. Masaya rin kaming maging bahagi ng inyo pong mga susunod pong pagtatanghal at umaasang makakasama namin kayo muli sa susunod na MTF. At syempre, sa kasama natin ngayon ng Teatro Busko, maraming salamat sa inyo at muli pagbati. Ayan. Ano ang mga dapat abangan, Ms. Edville? Edville, ang abangan sa cast o sa mga susunod na gawain ng cast na dapat abangan pa yan? At saka may mga gusto ko bang pasalamatan? Go ahead. Ayan po, ang cast po ay patuloy pa rin po sa aming mga nasimulan. Isa po sa mga aabangan ay ang muli naman po naming pagsali sa isang theater festival po na magaganap online. Para po sa iba pa pong mga detalye at update sa aming organisasyon, maaari nyo po kaming bisitahin sa aming Facebook page at cast sali tayo. At kukunin ko na rin po ang oportunidad po na ito para po pasalamatan lahat po ng bumubuo ng MTF6 sa amin pong RTGs, sa amin pong judges, alumni, facilitators, sa University of Makati po sa walang sawang pagsuporta, sa amin pong production committee at syempre sa aming artistic director, si Professor Ronnie Protasio. Ganon din po syempre sa aming mga sponsors, Gardenia, Baka Sakali, Vidang Sweets, Horizon Science Enterprises, Love Skin, Love with Skin Sincerity from Dozo Trading, Claudette Home Bakery, at syempre yung amin pong mga media event partners, ang Batingaw Film Production, Arts Delation, at syempre po ang aming official radio partner, RMN DZXL 558 Manila. Maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita po sa amin ngayon, at sana po hindi po ito yung maging huling pagbisita namin dito po sa inyong programa. Maraming salamat, Miss Jessie. Maraming salamat din po sa pag-suporta para maging matagumpay po ang MTF6. Maraming salamat, Miss Edville. And yes, go ahead. Pwede po bang magpahabol ng shoutout? Saglit lang po ah. Okay. Jade Ren, shoutout ka nga, Jade. Ayun, una, nais po namin pasalamatan yung rector po namin, si Father Fabi Valdas. Pasasalamatan rin po namin yung principal po namin, si Sir Darwin Buensoceso, pati po yung mga salicians kay Father Dean Dovitog, sa mga teachers namin, Ma'am Annie Zulueta,
Si Ma'am Lancel, Sir Dennis, maraming salamat po sa suporta nyo. Sa lahat din ng miyembro ng grupo namin, kanila Franz Bluzy, Bert, kanila Carlito Raniola, kay Simon Villar, kay Kyle Bryan Bumatay, at kay Ronald Cabral. Ayun, maraming salamat din. At Andre Forteza yung gumawa rin ng poster namin. Malaking pinapasalamatan rin namin sila. Pinapasalamatan din po namin ang Siga Boys, Teatro Busko Club, ang mga Busconians na sumuporta. Siyempre, yung mga magulang po namin, si Miss Michelle Medina, Mrs. Morales, Mrs. Cabral, tapos lahat ng Busconians na tumulong at sumuporta sa amin sa paglalakbay na to. Maraming salamat po. Okay, thank you guys. Keep up the good work. Have a nice day. Thank you po. Next time. Thank you so much. Maraming salamat. Salamat po. Thank you. Yan po naman ang Teatro Busko ng Don Bosco Makati. Congratulations guys! Pagbabalik natin, serbisyong legal. Kasama po natin mula sa Integrated Bar of the Philippines, Attorney Renz Tagle. Saglit po lamang makalipas ang ilang mga paalaala.